So, hi guys! Welcome sa aking channel. Our topic for today is all about love. Paano ba natin malaman na nawawala na yung love ng ating partner sa atin? Ito ay hindi para sa mga lalaki lang, kundi para na rin sa ating mga babae. Paano natin malaman na yung ating partner is, kumbaga, nawawala na yung kanilang love sa atin? So, tara guys, samahan nyo ako. Magbibigay ako ng 5 signs, okay? So, para sa akin, yung sign number 1 is yung he is emotionally distant na diba sa atin. Alam naman natin na emotional intimacy forms the backbone of any relationship. Parang yan yung isa, parang sinulid dyan na nagkoconnect sa dalawang puso na nagmamahalan para maramdaman nila ang kanilang presensya or maramdaman nila ang kanilang love or pain, hindi ba? Pero what if dumating yung time na unti-unti nang nawawala yung sinulid na yan na nagkoconnect sa inyong dalawa? Yung emotional distance para sa akin is isa yan na red flag sa isang relationship. Yung hindi sa physical distance, kasi kung minsan, di ba, kasama mo nga yung ano mo, kasama mo yung partner mo, pero parang hindi mo siya, yung parang hindi mo mararamdaman ang kanyang presensya, hindi ba? When a partner starts to fall out of love, yung pag nag-umpisa nang mawawala ang kanyang love sa kanyang partner, is parang nag-create na siya ng mental at emotional gap. Mararamdaman naman natin yan, hindi ba? Kung halimbawa, let's say magkasama nga kayo pero parang may wall na namagitan sa inyong dalawa. Yung hindi mo siya maramdaman, hindi mo maramdaman yung kanyang presensya, na parang hindi mo siya kasama. Kasama mo siya pero parang kasama mo siya physical, pero hindi mo maramdaman, hindi niya pinaparamdam sa'yo. Pero ang isipan niya is ang layo-layo ng kanyang iniisip. Pero of course, let's not jump into conclusion. Kailangan na tanungin mo muna natin siya, kasi malay natin yung ating partner is meron siyang problema, meron siyang nai-stress siya, so nag-iisip siya ng ano siguro, ng solution, paano niya solusyonan ang kanyang problema. Pero kung halimbawa hindi siya mag-open up sa'yo, mag-isip-isip ka na. At kung lagi niyang pinaparamdam sa'yo na parang yung andyan yung emotional distance na sa kanya, is isa na yan na red flag na siguro malamang ayaw ka na niyang makasama or nawawala na yung love niya sa'yo. Okay. So number 2 is nagiging he become highly critical. Pero ang ano naman, pag constructive criticism naman is it help us to grow, hindi ba? Pero kung lagi na lang yung highly critical na, yung iba na yung pag-approach niya sa iyo, iba na yung pag yung maling galaw mo lang, maling kunting mali mo lang, iba na yung pag-criticize niya sa iyo. So mararamdaman mo naman na ano kung ano yung the way ng yung noon at saka yung kung ano yung pinapakita niya ngayon. Kasi if your partner has become overly critical na, pointing out that your every mistakes or flaws is sobrang mali na sa kanya, yung ano, it could be a sign na he's fallen out of love na sa'yo. Pero tulad nga ng sabi ko, communication is the key. Kailangan dapat pag-usapan lahat-lahat. Alamin yung ano, bawat isa. Pero maano mo naman na yan. Kung sobra na yung pag-criticize niya sa'yo, is iba na yun. Kung nakakasakit na siya ng nasasaktan na yung damdamin mo, the way ng kanyang pananalita, is isa na rin yan sa
signs na nawawala ng kanyang love sa'yo. Okay? So, yung parang hindi na siya satisfied sa lahat. Parang ba, lahat na ng ginagawa mo is ano, mali. Kasi in a healthy relationship is partner support is others growth, diba? Without overly criticizing your partner. Hindi pa. So, yun. Yung, pero if you found out na your partner is nakakasakit na yung kanyang pananalita sa'yo, is sure ako na isa yan na signs na nawawalan ang kanyang love sa'yo. Okay? Kasi nag-iba na ang kanyang behavior. So, yun. Let's jump into number 3. So, number 3 signs is yung he seems to be yung constantly irritated. Yung, kumbaga, konting ano lang is naiirita na sa'yo. Of course, lahat naman tayo is we have our own off days. Kung minsan wala tayo sa mood, kung minsan ayaw natin na ano, may kausap tayo, yung ganang konting bagay lang, naiirita na tayo. Pero what if yung situation na yan is lagi-lagi, nakikita mo na yung boyfriend mo, your partner mo is laging naiirita na sa'yo. Hindi ka ba magtataka kung dati naman is hindi siya ganyan? Itong, if your partner seems to be persistently irritated by your presence, yung ganyan, then mag-isip-isip ka na, bakit nagiging ganyan na siya na parang pag ano mo lang, halimbawa, nasagi mo lang siya, is maiirita na siya. Kung parang ayaw niya na kinukulit mo siya, or parang kumbaga, naiirita na siya sa iyong presensya. So, ayun, parang dinidistance na niya yung sarili niya. So, tulad ng sabi ko sa number 1, andun yung emotional distance. So, okay, isa na rin yan sa, ano yan, sa signs na nawawala na ang kanyang love. Kasi, di ba, pag mahal natin yung ating partners, of course, gusto natin na lagi natin siyang kasama, hindi ba? So, pero, pag-usapan nyo, kausapin mo siya, kung halimbawa, naramdaman mo na ganyan, na irritated na siya. So, kailangan tanungin mo, ano ba yung, what makes him irritates, yung ganun, para alamin mo. Pero kung, tulad nga ng sabi ko kanina, kung lagi-laging ganyan yung pinaparamdam niya sa'yo, is, iba na. Okay? Mag-isip-isip ka na. Okay, so number 4 para sa akin, yung number 4 na signs is yung he spend less time with you. O, diba? Kasi yung time na we spend together is isa yan na, no, is one of the cornerstones of any relationship. It's during those moments that you connect, share experiences, and build memories. Hindi ba? So, kasi kung ano, kung mahal natin yung ating karelasyon, is gusto natin na we spend time together. Lalo kung halimbawa, yung weekdays is busy kayo sa trabaho, so yung weekend lang yung may time kayo sa bawat isa, halimbawa ganun. Pero, bigla mong naramdaman na yung partner mo is ayaw na niyang makipag-bonding sa'yo during weekend. Magtataka ka, di ba? Bakit ganun? Which is, hindi naman yan yung lagi niyang ano, ginagawa, hindi ba? So, kung yung partner mo is ganyan yung pinaparamdam, or ganyan yung nakikita mo sa kanya, ganyan yung pinaparamdam niya sa'yo, is maybe siguro isa rin niya na signs na ano, nawawala na yung kanyang love sa'yo. Okay, so, pero of course, tulad nga ng sabi ko, tanungin mo siya, okay? Always remember na it's perfectly, sa isang relation naman, it's perfectly healthy for sa isang mag-partner na they have their own interests and spend time apart. But what if yung partner mo is lagi nang ganyan yung ano, na ayaw kanyang makasama. Di ba na nakakaduda yung ganon?
which is kung noon naman is hindi ganyan yung pinapakita niya sa iyo, hindi ba? Yung pag weekend is andon excited na siya na makita ka niya, pero bigla na lang nagbago siya, yung wala na siyang time, ayaw na kanyang makabanding or makasama. Pero ito yung number 5, ang pinaka mahalaga na signs na hindi ka na mahal ng iyong boyfriend or nawawala na ang kanyang love sa'yo. So, ang number 5 ko is yung hindi na siya nagsasabi sa'yo ng I love you. Yung hininto na niya, yung hindi mo na maririnig sa kanya yung words na yan. Kasi para sa akin, the 3 little words I love you can carry a lot of weight in a relationship. Do you agree, girls? Hindi ba? Kasi, di ba, when your partner is in love, he can often express his love through words, yung pagsasabi, or yung pinaparamdam niya sa'yo, sa kanyang gesture, or sa kanyang acts, hindi ba? But what if those words is hindi mo na naririnig sa kanya or hindi mo na nararamdaman sa kanya? Siyempre, magano ka na. Nakakasakit yung ganun, hindi ba? Yung kung dati-rati naman is kung halimbawa mag-good night siya sa'yo, tapos andan yung I love you, yung ganun. Tapos kung mag-good morning, yung lagi mong naririnig sa kanya, mararamdaman mo. Pero what if dumating yung time na hindi mo na naririnig sa kanya or hindi mo na mararamdaman sa kanya yon, then wow, diba ang sakit yung ganon? So isa na rin yung isang malaking signs na hindi ka na mahal ng iyong boyfriend, hindi ba? Parang it's like a silent confirmation na wala na, na parang nag-fade na ang kanyang love sa'yo. Okay, so yun guys, yun yung 5 signs na alam ko na signs na na-fall out of love yung ating partner sa atin. So, thank you guys for watching. I hope meron kayong natutunan sa susunod na ating video. Ating alamin yung mga iba pang signs ng yung iba pang signs. So, thank you guys for watching. Bye! Please do like and subscribe. Bye!